hanggang sa ngayon, hindi pa din matukoy ang kinaroroon na nina dating Vicar Chief General Bantag at Security Officer Ricardo Zulueta. Nauna nang itinuring ang dalawa na pugante matapos na hindi matuntun ang mga kinaroroonan nito. Kasunod ng paglabas ng warrant of arrest ng korte ng Muntinlupa City at Las Piñas dahil sa pagpaslang sa broadcaster na si Percy Lavid at middleman na si June Villamor. Ayon kay Philippine Police Public Information Chief na si Colonel Police Rodrigo Maranan na hinahanap na ng tracking team si Bantag at Silueta, tiniyak ng PNP na ginagawa nilang lahat upang may silbi na ang warrant of arrest at sinusuyod na nila ang buong Pilipinas mula Luzon hanggang Mindanao. Matatandaan na nagpabatid ang kampo ni Bantag na susuko na ito kay DOJ Secretary Boying Remulla, subalit hanggang ngayon umano ay hindi pa din mahagilap ang dating Bucor Chief. Samantala, viral ngayon sa social media, Pangulong Bongbong Marcos Jr. dumating na sa Pentagon. Kasabay ng pagdating ng Pangulo ay binigyan ng ang Pangulo ng Honor Ceremony sa United States Defense o DND sa Washington, D.C. Ayon sa source na makikipagpulong si Pangulong Marcos Jr. sa U.S. Defense Secretary si Lloyd Austin III at inaasahan na rin na papapag-usapan ang pinag-aagawang West Philippine Sea, suporta ng militar ng Amerika at ang EDTA. Dito, mabibigyang linaw ang mga may init na issue. Ano pa nga ba ang maibibigay ng Amerika sa Pilipinas? Maraming salamat po sa panonood. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-click na din ang bell button para updated po tayo sa mga susunod na video.